amazing morning. Amazing morning. Yun ulit. Amazing morning. Amazing morning. Yun. So, palakpakan naman natin yung bawat isa na nandito kayo gabi sa seminar room ng ating head office dito sa Greenhouse Ortigas. Grabe. Alam mo naman kung ba't ka nandito ngayong gabi, di ba? Yes. Yes, kasi sa business natin, talagang one of the best ingredients para talagang magkaroon ka ng information, talagang kailangan mo din umatin ng trainings. Wherein, di ba yung gagawin natin ngayong gabi is training kung saan matututo ka ng maraming bagay regarding sa business natin. Gusto mo bang matuto ng maraming bagay para sa business na ginagalawan mo ngayon? Yes! Yes, di ba? And sabi nila, yung tono daw ng boses mo, depende daw yan sa ganda ng pangarap mo. Okay ba yun? Ulit, amazing morning! Amazing morning! Yun, by the way, my name is Paul. Para po sa mga hindi pa nakakilala sa akin, meron po ba nila yung first time? Or bagong join? Yan. Ilang weeks na po? Araw pa lang? Yan, oras pa lang yata. So palakpakan naman natin si ano. Kuya, nag-work ka po ngayon? Nag-aaral. Okay, kuya. So welcome sa ano, I Am Worldwide. So sino pa yung mga 1 month old? Yan, sila. First time pa lang din po. Sa ano pong name nila? June Ryan. Then naka-member na po kayo? Or hindi pa? Wow! So yung palakpakan naman natin, sir, kahit hindi po member, di ba? Mati na ng trainings natin dito sa I'm Worldwide kasi yung trainings natin free lang naman. By the way, sa lahat ng mga bagong member or mag-member pa lang, my name is Paul and I'm a former charity group. Di ba? So agandahan, kagaya ninyo, na-invite na din ako sa itong business online. So maybe yung kakilala ninyo nag-invite sa inyo. So ako naman, ang nag-invite sa akin, hindi ko kakilala. So, nag-inquire ako sa kanya for part-time kasi nakita ko yung post niya, merong barley tsaka food cart, meron ka na daw 3,000 to 5,000 weekly. Okay na ba sa iyo yung 3,000 to 5,000 weekly? Yes, di ba kasi sa labas, isang tatok na yon. Meaning, kinsenes siya katapusan mo na. Actually, sa iba talaga na hindi ganun kaganda yung work kagaya ko, talaga medyo malago na maka 5,000 ka ng isang tatok. Kasi I'm earning almost 55 pesos per hour only. And kapag jumuti ako sa Jollibee, hindi naman 8 hours yun lagi. Talagang depende sa crew na naka-duty. Pero ganun pa man, lahat ng yun na sinakripisyo ko para na makatulong sa family. Tama naman kaya ka nag-work, di ba? Kasi gusto mong matulungan yung family mo. Di ba? So lahat tayo, kaya tayo nag-work because of that. Pero nakakatuwa, kasi nung na-invite ako sa ganitong business, sabi ko, wow, mas matutulungan ko yung family ko because of this business. Tama, that's why nung na-invite ako last year, hindi ako nag-hesitant na mag-join agad. Ginawa ko na din ang paraan, then in God's grace, naka-join ako. Diba? So through this training na inaatinan ko, then gabi-gabi, kagaya ng inaatinan nyo ngayon, natuto ako. Even if 19 years old ako ngayon, and undergrad ako ng college, diba? Naisip ko rin, hindi ko rin kaya yung business, kasi sabi ko para medyo maaga pa. Tama, pero natakot lang din ako na sabi ko, pag hindi ko pa siya ginawa ngayon, next year, ano meron ako? Tama. So kagaya ninyo, dati na din ako nakaupo dyan, nakikinig sa nag-train, wherein talagang dami ko rin natutunan. And the good thing ngayon, di ba, as time goes by, ilang months pa lang ako sa I'm Worldwide, nakakatawa kasi when I started, noona yung 1.5 month kong sahod sa Jollibee, kinikita ko ngayon ng weekly dito sa I'm Worldwide. Pero yun yan, nakakatawa bukas, para lang sa mga bago, yan, na nandito ngayon, share ko lang sa'yo kung magkano yung marireceive kong check-in bukas ng isang former Jollibee crew. Okay, ha? Meaning dito sa business natin, doesn't matter kung anong background mo. It depends dun sa willingness mo na magawa yung business para kumita ka mas matulungan yung family mo. Okay lang ha? Babasa ko sa'yo kung magkano. Bukas po ito, Friday. ₱119,090. 19. 19. 19. Yun, grabe! So, bukas po, ang marireceive yung check is 119,000. 19 pesos and 90 centavos. Na nakakatuwa kasi, if kukomputin mo yan, that is my 1 year income sa Jollibee before. Tama, wherein, dito ko na-realize sa I'm Worldwide, totoo pala, na yung sinasabi yung leveraging o yung mga bagay na mahirap sa labas, pinapadali nila sa business sa totoo. Tama, so ang nakakatuwa lang dyan, possible din mangyari sa'yo. Diba kasi nandito ako ngayong gabi sa training natin. And yun, sa lahat ng mga nag-i-start o sa mga nag-i-start ngayon na talaga grabe yung mati na training gabi-gabi, tuloy-tuloy nyo lang din kasi dyan ako nag-i-start last year. Diba? And the good thing, this coming October 31,
ma-reset ko na rin yung first card na binigay sa akin ng Ayan Worldwide. Diba? So, yun! Lahat ng umakating ngayon ng trainings, grabe, worth it yung pagdating ninyo. Bakit? Kasi yung taong magsasalita dito is yung taong nag-guide sa akin sa business. Diba? Yung taong magsasalita dito mamaya, siya yung taong gumabay sa akin ng ilang months since I joined Ayan Worldwide. So, hindi ko siya kilala personally, pero nakakatuwa, even if napaka-successful niya ng tao, talagang tinulungan niya pa rin ako makuha yung mga goals ko. Diba? Until now. Diba? So, grabe lang ipasalamat ko sa taong magsasalita ngayon wherein ikaw mismo na nakaupo dyan, marami kang matututunan. Diba? Because in this kind of business, almost 7 years na siya. Diba? Pero yun, currently the youngest millionaire of IM Worldwide. Pinapalakpakan niya. Grabe. Kasi yung mga marinig ko mamaya is the youngest millionaire of IM Worldwide. At the same time, siya naman din ay na-awardan sa buong Asia as the most inspiring story sa lahat ng MLM company sa buong Asia po yun. Diba? Pinapalakpakan din yan. Kasi grabe, yung taong marinig mo dito, hindi lang pala pang Pilipinas. Tama? Pang buong Asia yung istorya ng buhay niya. So sa ganitong business, dyan din siya nagsimula. Yung pagkatin natin ng training niya, din yung tinuro niya sa akin. And what the good thing right now, ikaw mismo na nakaupo dyan, you're very lucky. Kasi maririnig mo yung wisdom niya in terms of the basic sa business natin. Di ba mahalaga ba yung basic? Yes. Di ba? At yun naman yung i-discuss niya mamaya. Pero before that, okay lang ba dun sa mga may cellphone, dapat naka-turn off na or naka-silent na? Second thing, yung mind mo, kung may problema ka ngayon sa bahay, iwan mo muna dun. Focus mo muna sa business natin kasi yung maririnig mo dito, yun yung solusyon para ma-resolve yung problema natin sa labas. Okay ba yun? So, bago mo siya tawagin, okay lang ba? Bigyan natin siya ng traditional clap? Yes, so alam naman na lahat yun, ha? At ganito, yung palakpak mo depende naman sa laki ng pangarap mo. Okay ba yun? So, bago mo siya tawagin, bigyan natin siya ng traditional clap? 1 million! 2 million! 3 million! At 1 million palakpak para kay Mentor Marlon Santos! Palakpakan naman natin si Mentor Paul John Lubao. Amazing morning! Amazing morning! Are you excited? Yes! Pakisabi nga, pakitaas yung kamay, pakitapay yung nasa kanan mo, sabihin mo, excited na ako. Excited na ako! Tanoyin mo bakit? Bakit? Kasi may bago akong matututunan ngayon. Yes! Okay? Before ako mag-start, no, sino yung mga first time? Ayan, no? First time. Okay lang, palakpakan natin yung mga first time. Okay, gusto ko i-acknowledge yung presence ni, Consuelo Apep. Grabe. Congrats po, no, sa check-in nyo. No, ibang klase talaga, bago pa lang. Pero, nakakatawa ma-attend pa ng training. And also, lahat ng mga leaders na nandito na nag-invest ng time. Kasi pwede naman, nandun na tayo sa bahay ngayon, di ba, nagpapahinga. Pwede naman, nasa labas lang tayo nanonood ng TV or nanonood ng movie. Pero nag-decide ka na pumunta dito at mag-invest ng time. Ibig sabihin, you're already a champion. Okay? Alam nyo ba ang mga champion nag-invest din ng time sa trainings? Do you agree? Yes, Manny Pacquiao, bago ang laban niya, 6 months yan, nagte-training. Bugbugang training pa yun. Para pagdating ng laban, sure siya na makakapagbigay siya ng magandang laban. Tama? So yung iba, karamihan ang ginagawa, ano? Pinipili nila yung entertainment kaysa sa training. Okay? Usually, kapag ikaw, yayain ka ng apply mo, pag sinabi training, anong ginagawa mo? Excuse. Awale. Sabi mo, may ganito, may lahat. Pero pag sinabi mo, ano mo, oh, tara, magigimik tayo. Diba? Tinatanggal mo lang ng schedule. Karamihan gano'n, diba? Diba? Mas pinipili natin ang entertainment. Ang entertainment po is panandalian lang yan. Tama? After mo yan, yung problema mo, andyan pa din. Tama ba? Pero pag nag-invest ka ng time sa training, yung matututunan mo sa training, pwede mong gamitin sa buong career mo sa pag-network marketing. Kaya okay lang ba palakpakan nyo yung sarili nyo ulit? Kasi nag-invest kayo ng time sa training. So, guys, you're preparing yourself for a bigger, malaking task na ibibigay sa'yo ng IM Worldwide. Kaya ka nandito ngayon kasi tinitrain ka kasi ikaw yung susunod na magiging business leader ng IM Worldwide. Gusto nyo ba yun? Yes! Yes, kasi dito sa IM Worldwide, sino yun yung mayaman? Yung nagbebenta lang ng product, nagbebenta ng food cart, o yung leader? Leader. Yung leader. So kung gusto natin maging leader, dapat aralin muna natin yung business. Tama ba?
before you lead, kailangan mo munang matuto. Ito ah, if you stop learning, you will stop leading. Why? Kasi you don't have knowledge. Paano may lead yung grupo mo if you don't have enough knowledge? Tama ba? And if you stop leading, you will stop earning. Sino dito ayaw na tsumeke? Yung wala natin kita, syempre ayaw naman natin yun. Kaya very important talaga yung aralin natin yung negosyo. Now, my topic tonight is what? Basics in MLM. What is MLM? Multi-level marketing, network marketing, or mas kilala bilang networking. Diba? Pag narinig mo yung salitang networking, what comes to your mind? Kung wala ka pa dito kay IAM. Nung wala ka pa dito kay IAM, anong tingin mo pag sinabing networking? Scam, pyramiding, diba? Kung sino yung nauna, yung kumikita, which is true. Bakit? Kasi yun yung narinig mo sa labas. Tama? Kaya kung may makakausap kang negative na tao about network marketing, huwag kang matata. Bakit? Kasi yun yung naisink sa kanya. Okay? Which is, ano ba talaga yung network marketing? Network marketing is just a different way of distributing products. Do you agree? Lahat tayo dito bumili ng package. Pero yung package may produkto. Tama? So, bumili ka lang, nabentahan ka ng company ng products pero hindi mo alam. Ang alam mo lang, nag-member ka pero ang point is nabentahan ka ng company ng produkto. Tama ba? Pero yung iba, iba yung perspective sa network marketing. Bakit? Depende sa experience nila, sa karanasan nila. Para example, pag sinabing, pag narinig mo yung salitang aso, ano pumapasok sa mindset mo? Ano pumapasok sa isip mo pag sinabing aso? Yung iba, isipin, nakakatakot. Diba? Iba naman, iniisip, cute. Tama? Kasi dito, pag sinabing aso, na naisip mo, natatakot ka, tasa kamay. Ako lang? Bakit? Kasi, may karanasan ako dati, na ano ko eh, nahabol ako ng aso, kaya ayaw ko sa aso. Tama? Pero pag sinabing aso, ikaw excited kang tingnan, kasi cute. Tasa kamay. So, yung mga hindi nagtaas, ano isip nyo pag sinabing aso, kayo. Kasi, iniisip nyo. Okay. So, pag sinabi natin money, ano po pasok sa isip mo? Problema, gastos, bayarin. Ayaw pag-usapan. Pero iba, pag sinabing money, excited. Bakit? Kasi alam nila, mabibili nila yung mga gusto nila. Tama mali. So, ano tawag po doon? Perspective. Kung paano mo tingnan yung bagay. Pag sinabing war, ang mga iba natatakot. Pero ang mga sundalo, pag war, excited sila kasi magagamit na sila. Tama? May lalabas na ito tong potential nila dun sa laban. Tama? So, parang ganito lang din sa network marketing. Paano mo ba tingnan ng network marketing? Is it positive or negative? Kung ikaw ngayon, nandyan ka, nakaupo ka, ang naisip mo pa rin sa network marketing, recruit, invite, mali yun. Kasi ang network marketing, beyond recruitment, beyond inviting, mas malaki pa po at mas malawak pa po. And just to share you a simple idea about network marketing, ang network marketing is, parang nasabi ko nga kanina, a way of distribution of products. Ayan. Another way of distribution of products. So, in a traditional way ng pag-distribute ng product, yung traditional, di ba usually, lahat ng produkto nang kagaling saan? Sa factory. Tama po ba? Then, pag sinabing factory, sinasabi ni isip natin, mas mura. Tama nga naman. Pero hindi naman tayo makakapunta ng factory para makabili ng isang stick ng sigarilyo. Nabila ka doon. Okay? Walang ganon. Tama? Pagdating sa factory ng products, may produkto. Tama? May produkto. From factory, saan muna yung pupunta sa mga? Sa mga distributor o middleman. Tama ba? Yan yung mga malalakihan talaga. From Luzon, Visayas, Mindanao, may mga nagdi-distribute dyan. From middleman, pupunta pa yan sa mga wholesaler. Sino yung mga wholesaler? Yan yung mga Pure Gold, di ba? Save More, tama. And then from wholesaler, mapupunta sa mga retailer. Sino yung mga retailer? Yan yung mga maliliit na sari-sari store, yan yung mga takatak, tama ba? Yung mga maliliit na nag-retail. And then, saka mapupunta saan? Sa consumer. Ito yung bibili ng product. Kaya hindi mo napapansin, yung product, sobrang mura lang talaga nun. Pero since dadaan sa middleman, dadaan sa wholesaler, dadaan sa retailer, consumer, lumaki na yung presyo.
Tama ba? Ang middleman ba, papayag ba siya na nawala siyang tutubuin? Siyempre hindi, kasi may mga operation expenses din siya. Ganun din yung wholesaler. Diba? Yung mga pure gold, hindi naman lahat ng produkto sa kanila eh. Tama ba? Usually, pinapalagay lang dun sa kanila. Pero malaki din ang kanilang overhead expenses. Diba? Babayad sila ng mga tao. Bayad sila ng kuryente at sobrang laki ng aircon pa sila. Tama ba? Then yung mga retailer, siyempre magpapatong din yan. Kaya pagdating sa consumer, yung produkto, mahal na. Ngayon, ang maganda sa MLM o multi-level marketing, inalis na yung middleman, inalis na yung wholesaler, inalis yung retailer. From the factory, from yung products natin, diretso agad sa mga distributor. Sino yung distributor? Ikaw. Tayo. Tama? Then, directly sa mga consumer. Kaya huwag kang magtago bakit ang laki ng kinikita ng mga nasa network marketing industry. Bakit? Kasi possible nakitain pa ng middleman, wholesaler, or retailer na pupunta na lang sa mga distributor. Tama mali? Aside from that, syempre, in a traditional way ng pag-sell ng product, usually may advertisement. Tama? Magbabayad ng artista. Tama? Mas sikat, mas maganda. Kasi pag hindi ka naman kumuha ng sikat, hindi naman makikilala yung produkto mo. Do you agree? Aside from that, syempre, magbabayad ka pa sa mga TV station. Syempre, isang tip sa mga ilalagay yan. Sa kilalang TV network o yung hindi. Syempre, doon, para kumita ka. So, pipiliin mo lang usually TV5, GMA, ABS. Tama? Ang malapit dyan, syempre, yung per area niyan, pabayaran mo din. Mas mahal ang bayad sa 12 noon at saka sa 6 p.m. Bakit kaya? Kasi mas maraming nakakanood nung palabas. So, do you think million din yung ginagastos dito? Yes. Diba? Kaya yung mga artista, sobrang laki na kinikita because of advertisement. Diba? Sino yung nakanood na ng TV? Nakakita na ng TV. Diba sa TV, ano mas marami? Yung palabas o commercial? Bakit? Kasi doon kumikita ang TV network. Doon nababayaran ng malaki ang mga artista sa mga advertisement. Tama, mali. Kaya, ang maganda dito kaya yung worldwide, inalis na din yan. Sa network marketing, diretso agad sa atin. Kaya huwag kang magtataka. Darating yung time, yung kotse ng iniidol mong artista, kapareho muna ng kotse. Diba? Kaya yung si Enrique Hill, nakakamaro? Nakakamaro. May nakakamaro din ba dito? Yes. Artista ba yun? Hindi. Pero parang sila ng kotse. Ang malupit dito, libre. Doon walang palibre. Tamali. Yun yung maganda sa network marketing. Usually, iba, hindi nila naiintindihan kung ano yung network marketing. Tama? Kaya alam lang nila, ay, invite, recruit. May sistema. And lahat ng bagay, may sistema. Okay? So, at least, meron na tayong konting idea about multi-level marketing o network marketing. At ang network marketing, it's a profession. Bakit? Kasi pinag-aaralan na po yan eh. Tama ba? Di ba sa Lasal may course na yan? 2-year course on direct selling? Di ba? Approved ng DSAP? Di ba ang network marketing pinag-aaralan dun? Binabayaran ng malaking tuition. Tapos ikaw kinakahiya ko na networker ka. Bakit? Kasi iba yung pananaw mo. Iba yung pagkakaintindi mo about network marketing. Kaya ngayon, dapat from now on, na alam mo na yung potential na pwede mong kitain sa network marketing, dapat starting from now, proud ka na. Okay? Okay ba yun? Sabihin mo nga sa taas sa kanan mo o pag tapigin mo na sa kanan mo, sabihin mo, maging proud ka naman na networker ka. Maging proud ka naman na networker ka. Tanungin mo bakit? Bakit? Kasi sa network marketing, possible umaman ka. Tama mali? Tama. Wala na pong industry sa buong mundo ang nakapag-produce ng sobrang daming self-made millionaires kundi ang network marketing industry. Diba? Ilan ang pinapalad sa pagiging artista? Ilan ang yumayaman sa pagiging athlete? Ilan ang yumayaman sa pagtatayo ng sarili ng negosyo? Ilan ang yumayaman sa pagiging pag-real estate agent? Tama ba? Ang network marketing industry lang ang nakapag-produce sa sobrang daming self-made millionaires. As in, everyday may nagiging milyonaryo. Huwag na tayong lumayo, dito lang kaya yung worldwide. Di ba halos buwan-buwan may kumikita ng million? Di ba? Nakikita mo ba yung sarili mo na magiging millionaire ka din ng ayaw worldwide? Yes! Ang masarap dito, kung may 1 million, merong
2 million. And speaking of 2 million, yung kinita ko po dito kay worldwide, napakalapit ng mag 2 million. So, anong point? Dapat proud ka kasi ang network marketing sa ibang bansa, pag networker ka, tinitingala ka. Di ba? Ang setup ng network ng mga event doon, kapag may tinawag na doktor, palakpakan. Tama? Pag may tinawag na engineer, palakpakan. Pero pag tinawag ng networker, tumatayo pa sila. Bakit? Alam nila ang network marketing industry, it's a profession na sobrang baguhan din ang buhay at marami kang natutulungan din. Hindi lang yung sarili mo. Tama ba? So, ganun kaganda yung network marketing. And there's a lot of trainings, di ba? There's a lot of books that explain kung gaano kaganda ang network marketing industry. And if I were you invest time to learn the business. Bakit? Kasi usually, kapag may nakausap ka na hindi nag-network, negative, paano mo sasagutin? Tama ba? O kaya, wala kang idea about sa network marketing. Kasi sinabihan ka lang ng mga kapitbahay mo, kapatid mo, na naku, na-scam ka. Di ba? Hindi mo ba alam? Pyramiding yan. Eh, wala kang alam. Ay, ganun po. Nag-112,000 pa naman ako. O, di ba? So, ngayon, wala kasi masyadong idea. Kaya, very important talaga yung nag-i-invest ka ng time sa learning. Tama ba yun? Okay. So, ngayon, basics in network marketing. Ano ba yung mga basic na kailangan nating matutunan? Okay? Unang-una, dito, pag pumasok ka sa network marketing, dapat ang attitude mo is 100%. Okay? Tama ba yung spelling ng attitude? O, high school graduate lang kasi, no? O, yung mga iba, double na natin para sure. Okay? Attitude, ayan. Pag kinumpute mo yun by alphabetic, okay? Pag kinuha mo yung A is 1, tama ba? Tapos B is 2. Pag kinumpute mo yan, wala yung t-joke lang. Pag tinotol mo yan, total yan is 100%. Bakit kaya ginawang ganun? Yung pangyayari na ang attitude 100%. Bakit kasi, para maging successful ka doon, dapat ang mindset mo, ang attitude mo, 100% positive. Dapat wala kang konting duda sa pinasok mong industry para maka-take off ka. Okay? Para maka-take off ka. Dapat ang attitude mo or yung mindset mo dito, dapat 100% positive. Walang duda. Okay? Bakit isipin mo, lahat tayo nasa airport. Tapos, aeroplano, ako yung piloto. Sinabi ko, oh, sa mga passenger, ang ating aircraft ay nilipad na. At lahat po tayo dito ay may chance na, may 20% chance na bumagsak yung aeroplano. May chance po kayong bumaba o sumabay. Anong gagawin mo? Sabi, yung aeroplano daw, may chance 20% na mag-crash. Diba? Hindi maging successful ang flight. Binigyan ka ng choice ng piloto kung sasakay ka pa ba or bababa ka na lang. Ano bibigyan mo? Sasakay ka pa din? May chance ka na mag-crash? Ano gagawin mo usually? Alis ka. Tama ba? Alis ka talaga doon kasi buhay mo yun eh. Tama mali. Diba? Pag sinabi ng piloto, may 5% chance na mag-crash yung aeroplano natin, sasakay ka pa din? Hindi. Kasi may 5% pa rin eh. Kahit 0.001%, may chance pa rin na hindi safe ang flight, hindi ka sasakay. Bakit? Kasi may chance. Diba? May doubt ka. Para sa ginagawa nating business. Kahit sabi natin napakakunti lang ng duda mo about sa negosyong pinasok mo, hindi ka magiging successful. Dapat 100% ang mindset mo, positive, walang duda. Walang duda magiging successful ka sa industry na papasukin mo, sa kumpanya, papasukin mo. 100% yung attitude mo. And when you say attitude, dapat, di ba, as I said, positive. Okay? Kasi sabi nga ni Chikitan, positive action plus mindset plus action is equal to result. Okay? So, ibig sabihin, kapag positive daw yung mindset mo, yung action mo, ano? Positive din. Nag-isip ka ng maganda. Pag-isip mo ng umaga, inisip mo, magiging maganda yung araw ko. It turned na naging maganda yung araw mo. Yung action mo, masaya. Pag-isip mo, dati, hindi ka namamansin, pero positive yung mindset mo na magiging maganda yung araw mo, nakangiti ka na. Tama? So, yung resulta mo, naging positive. Pero imagine mo, kapag negative yung mindset mo, inisip mo, hindi ko kaya, hindi ako magaling. Tama? Sila lang yan. Yung action mo, ano? May kitang action sa'yo, positive or negative?
negative 10. Hindi ka na mag-talk, hindi ka na mag-invite, hindi ka na mag-attend ng training. Kasi nga, ang tinatak mo sa mindset mo, hindi mo kaya. Mahirap yan. Tama? So, yung action mo, negative. So, yung resulta mo, magiging positive ba or negative? Negative. Definitely negative yan. So, ngayon pa lang, dapat itatak na natin sa mindset natin na iwasan na natin mag-sip ng negative. Tama? Try nyo. 3 months. Okay? Bawal mag-isip ng negative. Puro positive lang. Tapos magkita ulit tayo after 3 months. Malamang sa malamang, yung resulta mo sobrang ganda. Positive din. Tama? So, example, pag-isip mo sa umaga, walang pagkain. Ano isipin mo? Positive pa din. At least gagalaw ako. Di ba? O how? Magluluto ako. Di ba? At least may exercise ako. Positive pa din. Tama? I-try mo for 90 days. Kasi para ma-form ang habit, kailangan it takes 90 days or 3 months na ginagawa mo siya ng paulit-ulit. Try mo ha. And makita tayo after 3 months. Malamang ibang-iba yung resulta mo. Okay? So, dito, dapat ang mindset mo din, kung kaya ng iba, kaya ko rin. Okay? Bakit? Yung mga top earners ba, may mga kamay? Ikaw ba wala? Meron din. May bibig ba sila? Ikaw may bibig ka din? Hindi lang nagagamit. Kasi most of the time, gusto mo, ikaw lang nakikinig. Bakit hindi ka mag-step up? Ikaw naman, itry mo. Tama mali? Itry mo. Di ba? Walang masamang magsumubok. Hindi mo kailangan maging magaling bago mo subukan ang isang bagay. Tama ba? Sabi nga, you don't need to be great to start, but you have to start for you to be great. Tama mali? So, kailangan, ngayon pa lang, simulan mo na huwag kang matakot magkamali. Huwag kang matakot na mag-fail. Kasi dun ka matututo. Tama? So, ano pa? Dapat meron tayong GLLLA. Ano ibig sabihin yan? Good listening, learning, lecturing, attitude. Diba? Every time na may mga presentation, every time na may mga trainings, may mga talks, ano dapat mo ginagawa? Dapat marunong kang makinig. Observe. Tama? The same time, aralin mo kung paano nila dinidiscuss yung negosyo. At the same time, lecture. Bakit? Naniniwala pa rin ako sa kasabihan, ink is better than think. Tama mali. Kasi yung mind natin, possible mabura lahat ng mga memories. Kasi wala naman tayong memory geek sa utak natin. Tama mali. So, kung nagsusulat ka ng mga lecture, dumating man yung 1 year, 2 years, 3 years, at dumating yung time na may nakausap ka leader, meron kang bagay na pwede mong balikan. Tama? Para example, pag nag-exam ka, mas maganda pa rin yung may reviewer kasi sa wala. Tama mali? So, kapag may mga trainings, may mga talks, nakikinig ka sa YouTube, lecture ka. Kasi time will come, magagamit mo rin yun. Okay? Then, aside from that, sa negosyo natin, dapat meron kang yes upline attitude o yes mentor attitude. Tandaan mo, yung upline mo o yung mentor mo, walang ibang sasabihin masama sa'yo. Okay? Lahat ng sasabihin niya is para sa ikabubuti mo. Taas niya yung kamay ng mga uplines na dito. Yung mga may downline na. Basta may downline ka, upline ka na nun. Okay? Kung ikaw wala ka pang downline ngayon, okay lang yan. Kasi lahat ng upline nag-start din na downline. Tama? Okay. So sa lahat ng mga upline ngayon, syempre ikaw, pag nagkaroon ka na ng left, nagkaroon ka na ng right, anong gusto mo sa kanila, anong gusto mo mangyari sa kanila? Kumita din sila, tama? So ano gagawin mo? Lahat na natututunan mo, ipapasa mo lang sa kanila. Tama? Ituturo mo lang sa kanila. At yung ituturo mo sa kanila, yung mabilis na paraan o yung matagal na paraan, syempre mas mapabilis. Tama? Kasi gusto mo, magkaroon sila ng resulta. Parang sa bahay lang. Di ba sa bahay, yung mga magulang natin, minsan, nami-misinterpret natin na iniisip natin, pinapagalitan tayo, inaaway tayo, pero end of the day, it's for our benefit. Di ba? Naranasan mo na bang ma-experience sa buhay mo ngayon na yung mga dati dinidisiplina ka ng magulang mo, then na-realize mo na, kaya pala. Kasi para sa akin pala yun. Na-experience mo ba yung ganun? Di ba? Yung dati, ayaw mo na dinidisiplina ka, pero nung tumanda ka na, bigla mo na-realize na kailangan ko pala. Kaya pala sinasabi to kasi importante pala talaga to. Magagamit ko pala talaga to. So, walang pinagkaiba yung parent sa mga upline mo. Diba? Kaya kung may upline ka ngayon, i-treasure mo yan. Bakit hindi lahat ng member dito may upline?
Ano yung bigla na lumutaw? Hindi. May upline sila, pero busy. Diba? Hindi passionate, hindi dedicated. Diba? Kung may ganun kang upline, okay lang din. Bakit? Be thankful. Bakit? Kasi binibigyan ka nilang time para mag-grow. Diba? Hindi ko makakalimutan yan, sinabi ni President AM, ang pinaka-pangit na mangyayari sa isang networker is magkaroon siya ng magaling na upline. Why? Kasi pag nagkaroon siya ng magaling na upline, usually, inaasa na lang sa upline. Pag may talk, ang sabihin, ikaw na mag-talk up. Kasi pag ako nag-talk, hindi magpipigil. Sino mag-grow? Si upline na yung downline? Si upline. So, nawala ng potential. Diba? Eto, not by bragging, no? Nag-start ako sa network marketing, never akong dumipend sa upline. Kasi ang mindset ko nun, dapat maging independent. Ano pinakalagay sa ID natin? Dependent distributor? Ano nalagay? Independent distributor. Ano yung pagkakaintindi nyo sa independent? Nakakatayo sa sariling paa. Kaya nag-start ako nung katulad nyo, wala akong ibang ginawa umaga, tanghali, gabi, kundi aralin ng aralin yung negosyo. Kasi gusto kong maging independent distributor. Hindi pong pag may kliyente ako tinanong, ano yung ganito? Ilang grams yung ganito? Paano yung marketing plan? Paano yung infinity? Alam ko. Diba? Ang masaklap kasi sa iba, porket may upline, inasa na lang lahat kay upline. Guilty? Guilty ba? Diba? Ayoko aralin yan, dyan na may upline ko eh. Anytime naman, pwede kong makausap. So, ang goal nyo is lahat tayo dito maging independent. Okay lang ba yun? Yes! Kasi, walang top earner na naging dependent. Tama? Yung top 1 to top 20, meron pa ba doon nagpapaas ng top? O, kung alam, sino ang direct upline ko, mentor me? Kailangan ko pa ba siyang abalahin? Ah, may top ako. Kailangan kita. Hindi na. Even nung nag-start ako. Kasi gusto ko, matuto talaga. Bakit? Kasi gusto ko, maging independent. Okay? Gusto ko maging independent. Dapat, kung ikaw, gusto mong maging top earner, sino gusto maging top earner? Yung kitang top earner, yung 100,000 ng linggo kahit natutulog. Ayun yun. Gusto na, ha? O kailangan, aralin mo yung negosyo. Ang goal mo, maging independent ka. Sino ito excited maging independent? Diba? Diba? Kasi not all the time, andyan yung upline. Okay? Not all the time. Kaya ang goal nyo talaga, as much as possible na nandyan yung upline nyo, nag-i-invest ng time sa'yo, sinabihan ka by mentoring, sinabihan ka by training, i-treasure nyo yan. Bakit? Not all the time kasama nyo yan. Time will come, nag-network na yan sa ibang bansa. Tulad din ba ibang mga mentors natin, saan sila pupunta kayo? Africa. Dami nun. 3 months sila dun, 2 months sila dun, 1 month sila dun. So, di mo sila makasama. So, paano ka? Tama? So, very important talaga na kung may time sa'yo yung upline mo ngayon, i-treasure mo. Iba kasi, usually, porket may oras yung ibang upline niya sa kanila, hindi na pinahalagahan. Diba? Pahalagahan mo yung oras ng upline mo. Diba? Lahat ng alam niya, make sure mo na makopya mo. Yun yung sekreto. Okay? Dapat kung ano yung kaya ng upline mo, yun din yung kaya mong gawin. Diba? Bakit? Kasi yung negosyo natin, copy business lang eh. Ang pinakamadali sa buhay is yung mag-isip mangopya. Sa eskwela, ano na mas madali? Mag-aral mangopya. Sino dito na mangopya? Taas ang kamay, nag-aral sila. O, wag na, wala na plastic, halos lahat naman. Nangopya. Diba? O, si Sir, no? Diba? Nangopya, diba? O, kung sa school, pinapagalitan ka pag nangopya ka, dito hindi. Sige, mangopya ka, sumama ka. Nakangali. May talk, oy, sumama ka doon, no? Madami kang matututunan. Ay, may banding sila, sumama ka. Kasi gusto ng mga apply mo, makopya mo yung mga tao na tinuturo nila. Kasi this is a copy business. Again, mas madaling mangopya kaysa sa mag-aral. Sini pinakamayang youngest billionaire in the Philippines before yung si Kalata, before siya, yung youngest billionaire in the Philippines, India. Tama? Owner ng Mang Inasal. Galing siyang Ilocano eh. Tama ba? Iloilo? Ano ba yun? Ilonggo?
Tama, Iloilo kasi sikat dun yung inasalit. Tama ba? May nag-isip lang siya idea na bakit yung recipe na to, hindi ko na lang gawing restaurant. So, namutang lang siya ng pera sa mga magulang niya, tapos naisipan niya na gawing isang restaurant. So, naisipan niya magmang-inasal. But the thing is, paano kung matatali yung Jollibee, yung mga magdo? Eh, tatagal na yan. Maxis, di ba? Tatagal na yan. So, paano? So, naisip niya, copy business. Ano yung inopia niya? Kung saan yung location, ibig sabihin, okay. Bakit? Ang Jollibee, million yung nilalabas na pera. Para magka-franchise ng Jollibee, you have to pay at least 40 million. At may bayad dun para sa mga surveyor. Ano yung surveyor? Sila yung nag-check per minute ilan yung dumadaan. Sila yung nag-check, nag-i-study ng lugar kung talaga kikita ba. Kasi malaki ilalabas na pera, hindi pwede hindi kumita. Tama? So naisip niya, bakit pa ako magbabayad ng surveyor kung pwede namang tabihan ko na lang yung location kung nasaan si Jollibee? Diba? Pansinin nyo, kung may Jollibee merong manginasal. Bakit? Kinopya niya yung location. Tapos, ito si Jollibee, parang nairita na. Parang wait lang ha. Parang nalulugi tayo ha. Diba? Maglabas din tayo ng chicken. Naglabas sila chicken barbecue. Naalala niyo yan? Diba? Bumenta? Hindi. Sa patol. Diba? Hindi masarap. Kitry ko din eh. Manginasal pa din ako. Sabi nila, naku, mahirap talunin. Nagkaroon pa ng rice crisis nun. Ang ginawa ng kasarpay mga inasal, di ba? Ang ginawa, naglabas ng only rice. So lahat ng tao nagpapanik sa kanin, o ba tayo magpapanik, eh yung mga inasal, only rice? Eh di, bumaba yung sales ng Jollibee. Bumaba hindi? Bumaba, tinatabihan siya. Eh ang mindset niya, if you cannot beat them, hindi, may pera yung Jollibee, tagal na nun eh. Buy them. Diba? Pinag-usap sila ng may-ari at binili niya yung manginasal. Ilang billion? 3 billion? Dahil lang sa pamumopya. Grabe, no? Anong point? Gusto niyo ba yung cheque niyo kasing laki ng cheque ni Mentor Pichi? Yes! Kopyahin niyo. Ano ba ginagawa niya? Nagbibuild siya ng network. Gusto nyo? Gusto nyo yung resulta nyo katulad ng resulta ni Mentor Fisha? Copyin nyo. Ano bang ginagawa niya araw-araw? Aralin nyo. Kung ano yung resulta nila, kinopya mo, yun din yung magiging resulta mo. It's just a copy business. Diba? Bigyan ko kayo ng tip. Pwede nyo gawin, mag-shadowing kayo. Ano yung shadowing? Diba? Pag nakikita nyo sa baba, may mga nagtotok, sobrang dami. Sobrang dami, halos lahat may mga to. Ano pa naman yung buo-buo lang sa gilid? Hindi ka naman mang-instorbo. Diba? Buo-buo lang sa gilid. Shadowing ang tawag doon. Diba yung shadow? Kung ano nakita nyo sa, anong ginagawa nyo, yung binusunod ng shadow. Kaya tinawag na shadowing. Okay? Kukopyahin mo lang. So nakita nyo, uy, maganda tong latag niya dito ah. Pag ito, binagsak ko, mukhang very ano to, effective to sa client ko, sa kakausapin ko. Diba? May kausap, ganito, ay pinanong, na-take note mo, natandaan mo. Diba? Pag nagkaroon ka ng presentation, mas magaling ka. Bakit? Imaginin mo, sino yung mga IBP speakers natin dito? Job, Mitch, Joner. Kung paano mag-present si Job, paano mag-present si Mitch, paano mag-present si Job, ay si Sir Joner, pinagsama-sama mo yung galing nila, plus yung sarili mong effective way ng pagpe-present, sino mas magaling sa inyong apat? Ikaw. Bakit? Kasi kung ano alam nila, yun yung alam nila. Ikaw, anong ginawa mo? Kinopya mo pa yung alam nito, yung alam nito, plus yung sarili pang alam sa negosyo. Tama? Kaya naniniwala kami, ang network marketing, unlimited ang potential. Kasi the fact na maraming gumagaling sa network marketing, marami ang nakakopya ng iba't ibang skills, mas nai-improve ang isang bagay. Tama? So, ganun kaganda yung business natin. Mangungopya ka lang. Diba? May advertisement, nag-post. Diba? Please welcome my sister. Diba? Abel Platinum. Tapos kinopya mo din. Ano lagay mo? Please welcome my sister. Hindi mo naman sister. Kasi copy business. Huwag naman literal. Na tipong pati number, contact number, website nila. Kung copy mo, copy business daw eh. Gulat ako yung wall mo, puro kopya lang eh. No? Siyempre, edit din. Diba? Para example, may nag-present dito.
Diba? Kinopya mo yung buong presentation, copycat ka na lang talaga nun. Diba? Hindi na ikaw yan. Wala ka na sarili mong technique. Siyempre, kukunin mo lang kung ano yung mga magagandang nakita mo na pwede mong i-apply. Usually, yung mga keywords na ginagamit nila. Tama? So, napakaganda na ma-master mo to. Kasi pag na-master mo to, mas mapapabilis yung resulta mo. Hindi mo na kailangan mag-isip. Bakit? Kasi may nakaisip na. Ang gagawin mo na lang, kukopyahin mo na lang sila. Okay? So, yan. Copy business, dapat meron kang yes, apply, attitude. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi na apply mo na ikaw na yung mag-present, anong sagot mo? Yes, apply. Pwede bang no? No, apply? Sa military. Diba? Sa military. May idea ba kayo doon kung gano'ng kalupit ang kanilang protocol? Sobra. Pag sinabi mag-push up ka, kahit ayaw mo mag-push up ka. Ang sagot mo lang doon, yes, sir. Diba? Sa Air Force, sa PNP, sa Bureau of Fire, sa Marines, lahat puro yes, sir. Ang sagot, hindi pwedeng no. Kaya ganung kaganda yung kanilang organization. Bakit hindi natin i-apply dito? Yung yes, apply naman, o yes, mentor. Na pag may sinabi ka, sundin mo. Pag may sinabi sa'yo, sundin mo. Para pag may sinabi ka sa nasa downline mo, susundin din nila. Bakit? Kasi ikaw mismo, yes, apply ka. Tama ba? Nanda mo ha, yung apply mo, yan yung una nakakita ng potential mo. Hindi na naman yung pagpe-presentin kung hindi niya alam, hindi mo pa kaya. Tama mali. Diba? Parang bata. Diba? Yung bata, baby pa lang, pagdadrive mo na ng kotse, syempre hindi. Alam mo kung ano yung kaya niya, potential niya. Ngayon, pag sinabihan ka na apply mo na gawin mo to, dapat i-take mo yung opportunity. Bakit? Ibig sabihin, naniniwala siya sa'yo na kaya mo na. Hindi ka man naniniwala sa sarili mo, paniwalaan mo siya. Diba? Sa negosyo natin, talagang may mga ganitang tao na talagang maniniwala lang sa'yo at magtutulak sa'yo para makuha mo yung goals mo. Diba? Sample, may story ako. Itong story na to, kasi gusto ng story. Oo. Oh. Oh, diba? Laka yung choice. Diba? Ito, story to ni Pedro. Okay? So, si Pedro, pumunta na ibang bansa, diba, para magtrabaho sa isang malaking palasyo, isang malaking kaharian na may magandang prinsesa at may malawak na pagmamayari. Ngayon, nung isang araw, habang naglilinis lang siya dun sa palasyo, okay, may mga nagpuntahan mga iba't ibang lahi. From Japan, from America, from Australia, from Africa, iba't ibang mga lahi. At nagulat siya, parang may event, may nagsalita yung hari. Ang sabi ng hari, lahat kayo dito na pinatawag namin sa buong mundo. Okay? Meron lang akong papagawa sa inyo kung bakit namin kayo inibitahan dito. Sabi niya, pinaliwanag niya kung bakit sila nandito. Andito kayo ngayon kasi ako, malapit na akong mawala. Malapit na akong mawala. Kaya wala nang magmamayari ng kaharian. Di ba? Wala nang magmamayari ng kayamanan. Ang gusto ko, makapili sa inyo kung sino yung susunod na magmamayari ng kaharian at ang kayamanan nila. At ang malupit, mapangasawa pa yung kanyang anak na sobrang ganda, parang isa sobrano. Okay? So lahat sila excited. Ama? Kasi yayaman na. Diba? Makakapangasawa pa ng prinsesa, artistahin pa, ano pa? Diba? Sila pa yung magiging hari dun. Kung dun sa bansa nila, alipin sila, doon, hari sila. So anong ginawa nila lahat? Diba? Lahat sila excited, pumila na ano po bang gagawin. Ang gagawin nyo lang, okay, ang gagawin nyo lang, ito yung mga hari, yung prinsesa. Pasensya na, daw magaling mag-drawing ha. Andito sila lahat. Okay. Andyan sila lahat. Ang gagawin nyo lang, ito yung pool, tatalon lang kayo dito sa kabilang side. Kailangan nyo lang makatawid saan? Sa kabilang side. Dito. At mahawakan ang kamay ng prinsesa. Yun lang yung gagawin nyo. Sabi rin ba, ayun lang ba? Di ba may tumalon agad? Pero pagtalon niya, nagulat lahat na tahimik. Bakit hindi na lumutang? Di ba? Nagulat na lang sila, biglang namula lahat ng tubig. Ba't namula? Kasi sobrang dami palang pirana. Sobrang dami palang mga ahas doon, may buhaya pa, di ba? So punong-puno, yung tipong mas marami pa yung laman kaysa sa tubig. Ganong kalupit.
Diba, may task pala. So yung iba, nagsiuwian na. Ako, hindi na yan. Wala nang pag-asa yan. Joke time yan. Pero may iba, nag-try pa din. Hapon, tumalon. Pagtalon, hindi pa nakakababa, inabangan na agad ng buhay. Patay. Diba? May isa naman, Amerikano. Diba? Pagtalon, diba, puto na lang. Damit na lang. Oo, kinain na ng pirana. Tapos merong isa na sobrang tahimik, nag-iisip yung iba, may isang sobrang bilis na kapunta dun sa kabilang side. Hingal na hingal. Hingal-hingal, parang hingal-hingal. Ayan na, hingal-hingal, di ba? Di, sobrang nagpalakpakan lahat ng tao, nagsigawan, grabe, may nanalo na, uwian na. Di ba? Ngayon, nagulat din yung hari. Sabi niya, anong pangalan mo? Tinanong. Sabi niya, Pedro. Gulat sila. Pedro, taga saan bansa ka? Philippines. Yun pala yung ano, Hardinero? Yung ano lang doon, alipin lang? Diba? Sabi, hindi mo ba alam kung ano yung nakuha mo ngayon? Ano yung napanalunan mo? Kaharian, yung prinsesa, yung kayamanan. Ano sabi niya? Wala akong pakialam dyan. Diba? Gusto kong malaman, sino yung tumulak sa akin? Grabe! Si Pedro pala, natulak lang. Hindi pala talaga siya kasali. Natulak lang. Hindi ba mga Pilipino gano'n? Diba? Pag may mga away, ano ginagawa natin? Ano yun? Ano yung meron? Diba? Imbis na umuwi na, makiki? O syoso pa? So si Pedro, gano'n na nakikisyoso lang siya. Ano kaya meron doon? Ba't kaya maraming natulak? Tinuloy-tuloy niya na. Ayaw niya mamatay eh. Oh. Hindi niya alam kung ano yung nakuha niya. Parang sa negosyo natin. Minsan, ayaw mong mag-talk. Natulak ka lang nung apply mo. Alam niya, sabi niya, intro mo ko. Ayaw ko, nahiya ako. Diba? As pagdating dito sa harap, good morning. I'm Marlon. Ganun lang. Nanginginig pa. Diba? Diba yung iba pa? 1,000,000! 5,000,000! Alam mo, hindi na alam ko na sabi niya. Natulak lang. Pero, after ilang months, sobrang galing speaker. Nabili ba? Minsan, yung upline mo, pag-set ka ng appointment, may talk tayo bukas, alas 3. Sabi na upline mo, 2:30 na, no? Excited ka na, may talk ka. Tapos nag-text yung upline mo, bro, hindi pala makakapunta. Na-traffic ako. Hindi ko na-calculate yung time. Ikaw na yung mag-present. Anong nangyari sa'yo? Namutla ka. Di ba, wala akong choice. Ako magpe-present, wala kang cross-line. Ikaw yung maaga dito. Wala ang ibang ano. Ikaw nag-present. Naalala ko si Mentor Jen, 6 millionaire circle ng IO Worldwide. Ayaw nun mag-present. Di ba? Ayaw nga nun mag-intro eh. Di ba? One time, pak-tok lang siya ng patok. Ako naman, siyempre, sige, tok. Di ba? Pero one time, alam yung sobrang hectic ng schedule. Yung tipong, nasa ano kami ng Alaminos, Pangasinan. May talk ako, may talk dalawang sabay. Pupuntahan ko, alis ako ng bahay, yung isang talk sa bahay, yung isang talk sa labas, same time. Ngayon, nagpuntahan yung mga tao sa bahay, eh sabi, meron din kami itutok sa labas. So ako na rin pumunta dun sa labas. Siya yung naiwan dun sa bahay ng leader namin sa Pangasinan. Siya yung nag-talk. Ang malupit, pagdating, diba, tapos na ako mag-talk, dumating na ako dun sa bahay na pinagstaya namin, ng leader namin. Pagdating, kamusta yung pay-in nyo? Sabi niya sa mga leader. Hindi nag-join, negative. Diba? Kayo, kamusta yung join nyo? Pay-in? Anong feeling? Ni Jen. Masaya. Bakit? Kasi kaya niya pala di mag-pay-in. Kailangan lang, ma-push lang. Tama? Matulak lang. Tama? So, kapag binibigyan ka ng opportunity, diba? Na mag-intro, na mag-present, na mag-train, i-grab mo yun. Kasi dun ka, madedevelop. Tama? Okay. So ngayon, ayan, punta na tayo sa topic natin kasi intro lang yun. Tagal eh, no? Diba? Pero these are important bago tayo magsimula, tama, sa negosyo natin. Ano ba yung mga basic na dapat natin ginagawa as a networker? May idea kayo? Networking, by the word, network, okay? Networking. Sabihin natin networker. Diba? Tawag sa mga nag-network, networker. From the word work,
ibig sabihin? Kailangan mag? Trabaho. Sino dito nakaintindin ng ESPI? Na-explain na sa kanila. Employment, self-employed, diba? Diba ang sabi sa'yo, dito, negosyante ka. Masarap sa negosyante, wala kang boss. Eh, ang ginawa mo, nag-resign ka. Diba? Ang ginawa mo, full-time. Tapos, ang ginawa mo, nagpahinga ka. Bakit? Kasi sabi mo, ikaw yung boss. Hindi na ang empleyado. Pagulat-gulat ka, one month na wala ka pa rin cheque. Eh, sanay kami kinsenas katapusan. Patay ka nga yun. Galit yung magulang mo, yung anak mo, kapatid mo. Networking, networking, ang resign ka doon, ang ganda-ganda ng work mo. Diba? Nagpalawa ka dyan. Kasi akala mo, boss ka na. Kasi negosyante ka na. Ang mali, ganon. Akala mo, pag sinabi yung full-time, hawak mo na buong oras mo. Mali. Ang tip ha, sa lahat ng mga nag-full-time at nagsimula, negosyante ka. Okay? Businessman ka dito. Ikaw ang boss, pero ikaw din ang empleyado sa sarili mong kumpanya. Meaning to say, ikaw pa rin yung magtatrabaho, ikaw pa rin yung magpaplano, ikaw pa rin yung mag-iisip kung paano lalaki yung o lalago yung negosyo mo. Okay? Empleyado ka sa sarili mong kumpanya. Kaya nga sinabing networker, kailangan mag-work para magkaroon ka ng net. Tama? Tama. Hindi siya not working. Ano siya? Networking. Diba? Usually, yung ginagawa na iba, yung mga nape-fail, not working. Kaya hindi talaga sila nakikita. Kala nila, pagka-join nila dito, magiging milyonaryo na sila, yayaman na sila. Ginawa nila ng loto. Hindi loto ang network marketing. Hindi tsamba ang network marketing. Kailangan mo talaga paglaanan ng oras, ng pagod, ng puyat, para maging successful ka sa network marketing. Para magbuhay ka, king. Masarap ba yung buhay, king? Yes. Diba? Yung pinakabot sa'yo yung ubas. Siyempre, hindi na uso yun. Dito, inabot na sa'yo yung check-in. Diba? Abot sa'yo. Sir, may check ka ngayon. Kukunin mo. Ay, yan muna. Diba? Pwede pa naman ma-expire yun. Bakit meron ka pa eh? Gusto ng galon? Diba? Kailangan mong mag-work. Hindi pwede na. Hintayin mo lang matapos ang linggo, wala kang ginawa. Isipin mo to ha. Empleyado tayo lahat. Diba? Tapos, ikaw din yung mayari ng kumpanya. Kung i-rate mo yung trabaho mo for one week, do you think magkano yung dapat mong sahurin? Yun yung isipin mo, araw-araw. Ano ba yung ginawa ko ng one week? Evaluate mo. Since ikaw yung empleyado, ikaw yung nagtrabaho. Tama? Ngayon, ikaw din yung magpapasahod sa sarili mo kasi ikaw yung negosyante. Kung papasahurin ko yung sarili ko for the one week performance ko, magkano ba dapat yung marireceive kong income? Tama? So kung wala kang ginawa, syempre, alam mo na kung magkano siya tsekehin mo. Wala din. Pipila ka pa, abog mo pa yung ID mo, no? Wala kang tseke. Wala kang ginawa. Diba? So ang network marketing, kailangan mo talaga siyang pagbigyan ng oras. Kailangan mag-build ng malaking network. Kaya nga sinabi, kuna, kailangan mo na mag-work para magkaroon ka ng net panggalaw, pang-ikot, pambayad ng mga bills, ganyan. Eventually, lumalaki network mo, pati mga wants mo, nabibili mo na. Diba? Then, magkakaroon ka ng malaking network. Pag malaki na yung network mo, king ka na or queen ka na nun. Kahit ayaw mo, meron pa din. Sino gusto ng ganun? Yung ayaw mo na ma-hit yung travel incentive, pero since may grupo ka, may network ka na-hit mo. Diba? Gusto nyo ng ganun? Nakatravel ko lang, Singapore, meron na naman pulo. Sarap na problema? Masarap. Diba? Ano mas masarap na problema? Yung ganung problema, ano lang problema ka kung paano mo palilitin yung chan mo kasi mag-aamantulo ka. Diba? Kung paano mo pagkakasyahin yung damit mo sa luggage mo kasi mag-international ka. Diba? Kung anong bibit, kung saan ka mapupuntang mall kasi bibili ka ng Louis Vuitton, ng Gucci, ng LV. O yung wala problema mo, pangkain, pambayad ng bills, diba? Pambayad ng loans. Tama, mali. So, mas masarap yung problema. Pero lahat ng bagay may proseso. Diba? Sabi nga nila, you need to master the process so you can repeat the result. Lahat ng resulta na nakikita nyo ngayon, nagdaan yan sa proseso. Diba? Hindi yan magiging aircon kung hindi nagdaan ng process.
Hindi yung pag-isang click lang, aircon na. Hindi. May prosesong ginawa dyan. Ang cake, hindi yan magiging masarap na cake kung hindi yan nagdaan sa process. Sabi nga eh, many people wants to eat cake, but few people wants to eat to bake a cake. Marami, gusto lang yung resulta na. Pero ilan lang yung gusto matuto kung ano yung pagdadaanan ng proseso. Well, in fact, kapag inaral mo muna yung process, yung resulta, unti-unti mo na lang makukuha. Tama? So, kung ikaw ngayon nagsisimula ka pa lang, okay yan, nakikita mo, may nag-rank up, nakikita mo, may nagkakakotse, nakikita mo, may kumikita ng malaki, those are the results. But ang kailangan mo tingnan kung ano ba yung ginagawa nila na process, kung paano nila nakuha yun. Tama? Para kung ano yung resulta na meron sila, yun din yung resulta na makukuha mo. And ano ba yung proseso para lumaki ang network mo? Unang-una, kailangan matuto ka mag-invite. Okay? Sino dito walang invite? Taas ang kamay. Sige po, huwag pumahiya. Ngayong araw, walang invite. Okay? Grabe, no? Dami-dami. Patay negosyo. Pagka ganyan. Okay? Ang unang-una kailangan malaman, since this is network marketing, kailangan una mo ma-master is yung pag-i-invite. Diba? Yung iba, nahihirapan dito. Bakit ka nahihirapan? Kasi hindi mo pa sinubukan. Tama? O kaya iba, sinubukan na, pero feeling nila hindi para sa kanila. Tandaan mo, hindi ka magiging top earner kung hindi ka marunong mag-invite. Okay? Paano ka mag-talk? Gusto ko talk muna eh. Gusto ko talaga marunong ako mag-talk, marunong mag-train. Magaling ka mag-talk, magaling ka mag-train, wala ka na mag-invite. Sino kausap mo? Diba? Yung mga staff sa baba, totoo mo, di ba? So, kailangan mo ma-master mag-invite. At maraming way kung paano mag-invite. Di ba? Pwede ka magpaturo kung ganito lang ha. Sino dito gusto magkaroon ng invite? Taas ang kamay. Okay. Sino dito ang may invite ngayong araw? Taas ang kamay. Ayan. Yung mga may invite ngayong araw, tanongin nyo, paano kayo nag-invite? Anong ginawa nyo? Huwag lang kayong mamangha nagpa-process ng pay-in. Ang tanong ninyo, anong ginawa ko? Bakit ka nagkaroon ng pain? Doon ka mag-focus sa process. Kasi yun lang gagawin mo para magkaroon ka din ng same result na meron siya. Okay ba yun? So, kailangan ma-master natin yung inviting kasi hindi ka makakabuild ng network pag hindi ka marunong mag-invite. At ang swerte-swerte natin ngayon, bakit? Kasi meron ng social media. Nung panahon, nung unang panahon, na may nung nagde-network, wala pang ganyan. Imaginin mo, no? Magne-network ka, tawag-tawag lang. Tapos, hintayin mo na ano, ma-receive na yung text. Di ba? Tawag-tawag lang. Ay, ngayon, ang maganda, magpo-post ka na sa social media, tao na yung maglalapit sa'yo. Di ba? Yung mga nasa abroad, magpapadala. Letter. Di ba? Kamusta ka na? Di ba? Pag-rapor ka muna. Padala mo pagdating sa kanila, 1 month na. Di ba? Tapos maganda lang ulit. I-introduce ko sana sa yung negosyo. Yung papadala mo doon. Di ba? Papadala mo doon. Diba? And then ngayon, lahat ng network mo. Okay, lahat ng connection mo. Isang chat mo na lang. Tama? Isang message mo na lang. So, ang dali ngayon mag-network. Yung iba, kinakatamaran pa. Tama? Sino dito? Diba, sa loob ng isang araw, kinakapag-post. Halos lahat nakakapag-post sa araw-araw. Diba? Yun yung kailangan mong gawin. Diba? May mga groups ba kayo na joinan? Yung iba, wala. Diba? Umaasa lang na may mag-inquire sa kanila. Yung iba, may fan page. Diba? Doon sila nakakuha ng maraming invites sila. So, kailangan mong masterin yung pag-invite. Sino dito gusto ng downline maraming invites? Lahat, diba? Pero dapat ikaw buha ng mismo may invite ka. Sa project pa ko. Diba? Pwede ba yung downline mo nag-invite kasi ikaw wala ka na mag-invite? Diba? Ang malamit nun, wala kang downline kasi hindi ka nag-invite. Diba? Pangalawa, na kailangan natin mamaster dito, aside from inviting, marami dyan. Pwede ka bang online, pwede ka bang offline, pwede to call. Ang daming way, pwede to text-text. Diba? Lalang, diba? Hindi mo ko nyari, nagkamali ka ng text. Diba? Diba? So marami, marami way. Ayan, ito. Ayan, thank you. Ayan. So, maraming way para makapag-invite ka. Ang kailangan mo lang gawin, simulan mo. Okay? Simulan mo. Kasi hindi lalaki ang network mo kung wala kang invite. Mas maganda araw-araw. And
dapat mas maganda araw-araw ka din nag-i-invite. Kung gusto mo talaga maging successful dito, kailangan consistent ka. Pakita sa inyong kamay, pakita pa yun nasa kanan mo, dapat consistent ka. Diba? Hindi pwede na, ngayon, feel ko mag-invite eh, mag-invite ako, tas bukas, hindi. Kung gusto mo talaga dito makabuild ng magandang network at connection, kailangan, okay? Hello? Ayan. So, kailangan consistent. Kung may invite ka ngayon, dapat bukas may invite ka ulit. Diba? Kung may invite ka ngayon, dapat kinabukasan may invite ka ulit. Para malaman mo kung lumalaki ba yung network mo. Hindi pwede na wala kang invite sa loob ng isang araw. Kailangan araw-araw siya. Sample, isipin mo, nagtayo ka dito ng sobrang laking negosyo. Diba? Nagtayo ka ng restaurant, magkano po lang sa restaurant? Million? Million! Bakit malaki gagastusin dun eh? Diba? Gusto mo ba yung restaurant mo, bubuksan mo lang every MWF? TTHS? Ganon? Hindi. Ang gusto mo, as much as possible, araw-araw, baka nagagalaw dyan sa banda. Lipad ka na lang ng lipad ka na lang pwesto. Hindi lang, hindi ako mga... Bawala. Pagkaitahan pa yun. Ayan. Ayan, ayan. So, baka yung mic lang may problem. Okay, so... Okay. So, gusto mo, bukas araw-araw yung negosyo mo, ayaw mo magsara. Kasi alam mo, meron ka mga operation expenses. Tama? At saka hindi mo alam, yung isang araw na bubuksan mo yung restaurant mo, doon pala yung araw na mas malakas ang sales. So, same with the business. Kasi, negosyante ka rin dito, dapat ang mindset mo, ganun din. Dapat araw-arawin mo, nakabukas yung negosyo mo. Hindi pwede na may day off. Diba? Kailangan araw-araw, open yan. Pag may inquiries, iset mo na appointment, papuntahin mo dito. As much as possible, everyday mo yung buksan. Okay? So, invite, very important. Diba? Kung gusto mo matutong mag-invite, again, tanungin mo yung mga taong may invite. Diba? Pangalawa, kailangan mo dito ma-master is yung matutong ka mag-present or mag-talk. Okay? Whether you like it or not, kailangan aralin mo mag-present ng negosyo. Again, not all the time, andyan yung apply mo. Kailangan matututo mo present kasi pag natututo mo present, dyan magsisimula yung pagiging speaker ka na. Sino yung gusto maging speaker? One day. Diba? Madami-dami. Kung gusto maging speaker one day, magsimula ka muna mag-table talk. Kasi dyan mo mamamaster o mapapractice yung speaking skills mo. And the more na marami kang tinutok, the more nagagaling ka. Okay? So, same with pag-invite, dapat araw-araw ka din, may natutok. Kasi iba't-ibang tao yung makakasalamuha mo, iba't-ibang experience, ma-adjust mo yung sarili mo sa pagpe-present mo. Kunyari, nakapag-talk ka na ng teacher, tapos ito yung spiel mo kung paano mo siya kinlosely. Pag nagkaroon ka ulit ng teacher na kakausapin, alam mo na naman ulit yung spiel mo. Agree ba kayo na hindi lahat ng tao pare-pareho ng way ng pagpe-present? Iisa lang ang dinidiscuss, pero iba-iba ng way sa pagpe-present. Kung ano yung specific na background ng tao, specific na need ng tao, dun ka mag-focus. Ang goal sa pagpe-present, at least 1 hour. Or 1.5. Sino dito 3 hours pa rin mag-talk? 4 hours. Okay, utang na loob. Okay? Practicing natin mag-talk na mag-talk kasi normal yan. Naalala ko, nag-start ako dati, ganun eh, bugbugan talaga eh. Yung tipong piin na, di ba, binugbog mo ba? Ayaw mo talagang palisin eh. Di ba? May mga ganon, talagang ano, gigil. Di ba? Okay naman yon. Pero, syempre, ang capacity rate ng tao, kung ilan linaintindihan niya, at least, according sa studies, 30 minutes to 1 hour lang. The rest na sasabihin mo, tapon na. Okay? So, ang goal mo, as much as possible, at least, may feed mo yung need niya. Kaya very important niya sa pagpe-present, mag-focus ka muna sa building rapport para at least alam mo kung saan mo siya ipo-focus, saan mo i-highlight yung presentation based sa need ng tao. Tama? Meron dito, kaya nag-join kasi nalaman nung pe-presentan na may sakit pala yung tatay niya. Diba? So, syempre, ito siya mag-focus sa health and wellness. High blood na, ipo-focus mo pa itong siopaw. Pag kinahin niya to, gaganda kalisugan niya.
di ba? O pwede mo nang daanan yun, mag-focus ka na sa package kasi yun yung need niya. Tapos nakausap mo, talagang ipon na ipon yung pera niya. Ito lang talaga 112,000 yung pera ko. Huwag mo na i-push ng food cart. Yun na lang pala pera niya. Di ba? Pwede mo 112,000 mo, tatakbo yung cart mo, hindi ka magbayad ng renta. Diba? Siyempre, may tao ka, mamumunan ka. E di push mo products. Di ba? Sabihin mo, mag-package ka na lang muna para 112,000 na products mo, pwede mong ibenta. Babalik yung pera mo agad. Ang maganda dito, yung food cart, hindi na 112,000, magkano na lang? 48 na lang or 28 na lang. Ang masarap dito, gawin mo yung referral business, mag-network ka, mag-invite ka lang. Yung food cart na inaasam-asam mo, libre mo na lang makukuha. Magkaka-idea? Oh, hindi mo pwedeng ipilit. Diba? Porket gusto niya. Kung meron namang option. Tama? Kaya okay lang pa palapaan natin si Paul? Palapaan natin kasi puro platinum franchise talaga to eh. Pero yung latest pay niya ngayon, platinum package na. Pero franchise talaga yon. Okay? So, na-improve niya na yung skill niya na mag-convert from franchise to package. Para din naman sa kanila yun. Tama mali. Kasi kung kaya naman nila makuha yung food cart ng instead ng 112, ng 48 na lang, bakit hindi mo i-push yun? Eh kung wala namang extra budget para mag-operate, bakit mo pa i-push na franchise? Ang maganda nga doon yung products, makuha agad nila pagkabayad nila. Ang food cart, 60 days pa to 90 days bago nila makuha, bago mag-ROI. Tama? Para ma-convert mo sila from the franchise to network na lang din. Tama ba? Kasi pansinin nyo, sino yung nakapag-losing ng platinum franchise? Dami? Nag-network? Iilan lang. Diba? So, ang goal nyo, as much as possible, ma-improve yung skills nyo sa pagpe-present. How? Kapag may natutok dito, shadowing ka lang. Diba? Doon ka matututo. O kaya sa bahay, tip ko, pagdating nyo sa bahay, may mga clear book na ba? O yung PowerPoint, iPad, practicein niyo yung yung presentation. Kunyari, may kausap kayo. Ako naalala ko, lang tira pa ako nun sa Makati, hindi pa ako nakakondo nun. Doon lang ako sa terrace kasi ayoko doon sa loob. Kasi siksikan na kami doon eh. Di ba, pag narinig na nagsasalita ako, nung pangisipin nila, sinasabihan na ako. Bakit? Kasi anong oras na ako umuwi? Alauna, alas 12, tapos magsasalita ako. Lumalabas ako sa terrace kahit malamok. Kunyari, may kausap ako, ito pa yung kumpanya namin. Ganito po kami katagal, ito pa yung produkto namin, ganyan-ganyan. Doon ako natuto. Practice makes permanent. Walang perfect. Diba? Pero, yung pinapractice mo ngayon, pwede yung maging permanente. Tama? So, kalimbawa, may ginagawa ka isang bagay at gusto mo siyang ma-master, anong kailangan mong gawin? Aralin mo siya, ulit-ulitin mo siya. Diba? Sample, natuto kang mag-drive, pero tinigil mo. After 2 years, after 3 years, hindi mo na ulit alam ano mag-drive. Kasi nung nag-aaral ka pala, in-stop mo na. Diba? Ang gawin mo, dapat tuloy mo yung pagpapractice hanggang ma-master mo yung isang bagay. So, ganun lang din sa business natin. Okay? So, willing ba kayo na mag-present at matutong mag-talk? Yes. Yes. Okay. Wala kayong choice kasi isa yan sa mga trabaho natin. Okay? Whether you like it or not, kailangan mag-stand out ka. Okay? Unless magiging normal ka lang ditong member. At yung mga normal na makikita dito, ang kinikita nila, normal lang din. Tamang pangkain lang. Tamang pambayad lang ng bills. Ang goal mo, maging abnormal ka. Okay? Ano abnormal? Above normal. Above sa normal na chinecheckin ng iba, yung chinecheckin mo. So, kailangan, ganito lang yan eh. Anong difference daw ng mga ordinary people sa extraordinary people? Wala namang eh. Wala naman silang pagbabago. Yung word lang na extra. Tama mali. Kasi itong mga extraordinary people, may ginagawa lang silang extra na hindi ginagawa ng mga ordinary people. Yung usually na iba, pagkatapos ng training, natutulog na. Tama? Yung iba, gising pa, nagpo-prospect. Kasi gusto nila, kinabukasan, may invite sila. Ayaw nilang pumayag na wala silang invite bukas kasi mas-zero sila. Tama? So, kailangan mo sumaging extraordinary people, kailangan may gawin ka lang extra. Okay? Then, last na trabaho natin, work natin, na kailangan natin ma-master, ma-practice. Kasi tayo, may mga why na tayo eh. Tama? May mga goal na tayo kaya tayo sumali dito. May mga reason na tayo. Pero yung skills kasi natin, yun yung kailangan natin dapat ma-improve or ma-develop. Diba? Hindi agad-agad, pero time will come, magiging magaling ka din. Basta, tuloy-tuloy mo lang siyang gawin.
Okay. Ngayon, may talk ka na. Napapayin mo na. Anong kailangan mong gawin? Nawag mo dapat makakalimutan. Dapat i-train mo sila. Or, i-mentor mo sila. Huwag lang puro invite. Huwag lang puro pay-in. Tapos wala ng training, wala ng mentoring. Darating ang time, 1 year ka na, nagre-recruit ka pa rin, nagpapapay-in ka pa rin. Bakit? Wala kang passive income. Bakit? Kasi wala kang naturuan. Ikaw pa rin ang ikaw. Sino gusto ng ganun? Walang leverage. Sige, to, sige, lag mong gagawin yung train mentoring. Sige, ito lang. Promise, 100% sure, after 1 year, ikaw pa rin mag-isa. Malaki na yung income mo, marami kang pay-ins, pero ikaw pa rin ang ikaw. Paano mong malalaman na nag-network ka? Try mo 1 month, huwag kang mag-network. 1 month, huwag kang gumalaw. Kung magkano yung kikitain mo for that 1 month, yun lang yung income mo sa pag-network mo. Nag-gets? E paano pag zero? Ibig sabihin, wala ka pang network. Tama? So, kailangan magdaan sa proseso. Diba? Napakaganda ng IAM Worldwide. Very generous sa marketing plan. Very easy na mag 6 digits. Bakit? May just for you. Pero tandaan mo, hindi yun network. Direct selling lang yun. Direct referral lang yun. Ang goal mo, mag 6 digits ka by leverage, by network, para malaman mo kung nagne-network ka talaga. Tama? Papipiliin kita. Bibigyan kita ng check it dito. 100,000. Just for you. Pero may bibigay ako check sa dito, 50,000 sales match. Ano pipiliin mo? Bakit? Kasi doon, duplicated ka. Tama? Kasi possible, yung 50,000 na yun, may mga bago sumali na natuturuan mo ulit, mag-produce pa, at yung 50,000 mo, lalaki ng 100,000, lalaki ng 200,000, mag-half a million, mag-1 million, mag-2 million, mag-3 million. Sino gusto ng ganun? Palakpak yung gusto nun. So, that is the work na hindi mo pwedeng makalimutan. Huwag na huwag ka pumayag na ikaw lang ng ikaw. Okay? Ikaw lang ng ikaw. 1 month ka na, 2 months ka na, ikaw pa rin. Mas masarap magpo-post ka ng pay-in. Hindi mo na pay-in, pay-in na ng downline mo. Tama? Mas masarap magpo-post ka ng resulta, hindi mo na resulta, resulta na ng leader mo. Paano nangyari yun? Kasi nag-invest ka ng time para turuan sila, i-mentor sila. So, weekly yan. Yung anong ginagawa ng mga mentors, weekly. Kahit top earner ka na at may mga downline ka na, kailangan mo pa rin mag-invite. Pero make sure, bago ka mag-invite, na-duplicate ka muna. Make sure mo, yung napapayin mo, na-educate mo, na-inform mo, na bago mo yung mindset, na-train mo bago ka maghanap ng bago. Bakit? Kasi mabibisi ka na naman sa bago. Mapapabayaan siya. Tama? So, very important talaga yun na kailangan magturo ka muna. Magturo ka muna, mag-invest ka ng time, make sure mo na siya kumikita din, and then, hanap ulit ng bago. Yun lang naman yung tip ko para sa inyo. Okay? Pero kung gusto mo na puro ikaw lang na ikaw na ikaw na ikaw kumikita, eh gawin mo, huwag mo na itong kalimutan mo na ito. Diba? Pero kung gusto mo, di ba, na magkaroon ng passive income, long-term income, yung tipong 1 month nagbabakasyon ka, pagbalik mo may income ka pa rin, huwag mo kakalimutan to. Okay? Okay. Train ka, mag-mentor ka, and then, invite ka ulit. Tama? Ang maganda kaya yung worldwide, wala kang policy. So, the more na nag-invite ka, natutulungan mo pa yung mga downlines mo, magkaroon ng spillover. Okay? Pero dapat, maturuan mo sila kung paano nila alagaan yung mga ini-spill mo. Kasi ang mangyayari, kapag di mo sila naturuan, ikaw pa rin mag-mentor dun. Ikaw pa rin yung mag-guide dun. Tama? One of the tip, kung gusto mo talaga mag-duplicate, dapat pag may spillover ka, pinapa-mentor mo na sa mga leaders mo. Okay? Yun yung medyo advance natin. Pero at least, kung sila man ay walang ma-invite, walang matok, sayang yung oras nila, at least, meron na silang napapractice na nila yung skills nila, napapasa nila yung learnings nila, nagiging busy pa rin sila. Kaysa yung totally, wala silang nagagawa. Tama? Sample, may direct ako. Diba? O yung spillover ko to sa'yo, okay lang ba ikaw mag-present? Diba? So magiging masaya kasi magiging part ng organization niya. Tama ba? So, invite ka, then ganun din,
top ka pa din, then hanap ka ng bagong leader na ito, train and mentor, then kapag ka-duplicated ka, natanong ka lang ulit, eto li araw-araw mong gagawin. Araw-araw. Diba? Paulit-ulit mo lang gagawin, mag-invite, mag-talk, mag-train, invite, talk, invite, train, invite, talk, train, invite, talk, train. Time will come. Diba? Kahit mag-di mo na ginagawa yan, tuloy-tuloy pa rin yung income mo. Bakit? Kasi nangyari eh. Nangyari sa ibang mga mentors. 1 week nagbakasyon, pagbalik may income pa din. Gusto nyo ng ganun? Yes! Diba? 1 week ka nagbakasyon, tapos pagbalik mo may malaki ka pa rin cheque. Kasi ganito yung ginawa mo. Pero, kung ikaw, diba, gusto mo pa ng mas malaki dyan, dapat ulitin mo lang ulit mag-invite. Okay? Ulitin mo lang ulit mag-invite. Magdagdag ka. Okay? Magdagdag ka. Sino dito yung may mga downlines na? Taas ang kamay. Putus. Diba? Okay lang yan. Normal yan. May mga downlines nagpuputus. Diba? Possible, kulang sa training or mentoring. Or possible, hindi makuha sa training mentoring, magdagdag ka. May magdagdag ka ng leader. Okay? Parang sample, baka. Diba? Gusto mo magkaroon ng 100 bottles ng milk. Cow milk. Pero ang cow mo, isa lang. At ang kaya lang i-produce, 10 sa loob ng isang araw. So, anong gagawin mo? Ang goal mo, 100 bottle of milk, cow milk. Pero isa lang yung kalabaw mo, kaya nila i-produce, 10. Eh, goal mo, 100. Kasi ang order sa'yo, 100. Anong gagawin mo sa cow mo? Pipigain. Ha? Pipigain mo ng pipigain? O, yung pang 11 bottle, dugo na ilalabas nun. Okay? hindi na milk. Okay? So, ano kailangan mong gawin? Magdagdag ka ng baka mo. Diba? So, another 10, 20, nadagdag ka ulit. So, kung gusto mo ng 100 bottles, at least 10 baka yung idagdag mo. Diba? Law of cow ang tawag namin dun. Diba? Pag sinabihan ka, magdagdag ka ng baka, alam mo na yun. Ibig sabihin, eto lang talaga kayang i-produce ng leader mo, hanggang copper lang siya eh. Diba? Hanggang bronze lang siya, hanggang gold pa lang siya. Sa ngayon. Okay? Sa ngayon, bakit may mga leader talaga na sa umpisa, eto lang kaya nila i-produce kasi hindi kapasok nila. Eventually, nakata nila ng training, kaka-practice nila ng negosyo, kaya na rin nila mag-close din ng mga malalaking package. Diba? Pero hindi naman pwede na iintayin mo yun. After 9 months, kailan kaya ito matututo mag-close din ng platinum? Ang gawin mo, magdagdag ka ng magdagdag ng magdagdag. Okay? Tandaan nyo, law of sowing and reaping. Nasa Bible yun. Tama? May nagtanim daw, napunta lang sa mga batuhan. Pag napunta sa batuhan, tutubo ba? Hindi. May nagtanim naman, napunta sa maraming tubig. Hindi naman din nag-grow kasi nga napuno sa tubig. Diba? May nagtanim naman, tapos may tumubo siya. Kaso pag tubo niya, may mga tumubo ding mga halaman pero may mga tinik. So what happened doon sa tinanim niya, natusok ng tinik. Diba? Ito malupit, nagbato siya ng seed. Diba? Pagbato niya, pag alis niya, may mga ibon. Diba? Yung ibon, kinain yung seed. Tumubo? Hindi. Diba? Pero merong isa, meron siya na bato, na seed, na napunta sa right soil, nagkaroon ng right needs nung soil, nung seed, na munga. So, anong point? Ganun lang din, tanim ka lang ng tanim ng tanim. Direct ka lang ng direct ng direct. Diba? Alagaan mo sila pare-pareho. Kung ano yung treatment mo sa isa, ganun din sa lahat. Diba? Meron talaga dyan na, diba? Kapag ako nyari may nagtanong sa akin, kamusta yung leader mo na tinututukan mo nun? Diba 3 months mo yung tinutukan? Sasabi ko, kinain ng bird? Diba? Kinain ng bird? Diba alam yung nabuo na yung pangarap, kaso nagkaroon na ng konting problema? Wala na. Ibig sabihin, kinain ng bird. Okay? May isa naman, di ba? O, nasa isang leader. Di ba ang lupit nun? Ganda-ganda pa naman nun. Natusok. Natusok na ng mga thorns. Di ba? Ibang tusok ka na isip niya. Okay. So, natusok ng... Ano? natusok na? Di ba? Hindi nag-grow. Nabarkada. Di ba? Pero... meron kang natanim, napunta sa right soil, law of association, napunta sa tamang environment, napunta sa mga tao na goal-oriented, ano nangyari? Nag-grow. Tama? At napakasarap pag nakita mo yung mga tinanim mo, nag-grow. Tama? Nagtanim ka, tapos nakita mo, kinain ng
number. Matutuwa ka? Di ba? Natusok ng tinig. Di ba? Matutuwa ka? Kinain ng ano, ng mga, di ba nagtanim ka tapos kinain ng mga insekto? Siyempre hindi. Pero pag may tinanim ka, tapos nag-grow, iba yung feeling. Di ba? So, yun lang yung ating topic ngayon. That's the very basic in network marketing na hindi natin pwedeng, even us, di ba, na may malaking organization na, we still do this system. Okay? Kasi lahat ng bagay may sistema. Okay? At ito ang sistema para maging top earner ka sa kumpanya natin. Sino dito gusto maging top earner? Di ba? Di ba dapat? Marunong ka mag-invite. Sino dito gusto matuto mag-invite? Ayan, di ba? Sino dito gusto matuto mag-talk? Umuunti ha? Sino dito gusto mag-train? Ayan, di ba? Hindi pwedeng, hindi mo magagawa na. Hindi pwedeng, hindi mo gawin yan. Kailangan mo dumaan sa proseso. Okay? Lahat ng bagay may sistema. Universe nga may sistema, ang tawag. Solar system. Di ba? Sa eskwelahan nga may sistema. Di ba? Sa gobyerno nga may sistema. Mukha lang wala. Di ba? Pero lahat ng bagay may sistema. Tama? So dito sa business natin, ito lang yung system na gagawin natin. At ang maganda dito, duplicable siya. Duplicable ba siya? Yes. Okay? So gagawin lang natin to, dire-diretso lang, tuloy-tuloy lang. Kung ano yung mga goals mo, 100% sure ako, makukuha niyan. Basta huwag nyo lang makakalimutan yung mga dapat nyo gawin. Okay? So before I end, I just like to promote our event. Okay? Magkakaroon tayo ng event by this coming October 31, which is, yun yung ating title na hope sa SMX. May mga tickets na ba kayo? Yes. Diba? Diba? Excited na pero wala pang ticket. Ang goal nyo, at least mas marami kayong ma-invite. Okay? Mas marami kayong ma-invite. Okay? Yung experience doon, sobrang grabe. Okay? Sobrang grabe. Sobrang lupet. Kaya kung ako sa inyo ngayon pa lang, magbenta na kayo ng ticket habang talk nyo, kahit di pa nagpe-pay-in, kahit ilibre nyo na yan, nagdadalawang isip pa, ilibre nyo ng ticket, eh kung after naman nun, mag-bronze, hindi ka natalo. Magkano ticket? 400. Tama? Eh magkano direct sa bronze? 1,000. Bawi ka na ba? Bawi ka na, may leader ka pa. Eh may pay pa sa'yo. Then 2,000. Eh paano mo nag-platinum? Diba? Pinanghinayangan mo yung 400. Yun lang palang event na yun yung magpapadecide sa kanyang gawin yung business. May downlink ka. Alam mo may potential. Kaso natulog. Sama mo. Sige ako na bahala sa ticket mo. Diba? Eh after nun, nalabas yung pangin. Nakita niyo, simple naglabas strada. 19 years old. Grabe. Nagawa yun eh. Grabe. Diba? Tapos ako hindi. O, di, the beast mode siya. After nun, yung 400 mo, nag-ROI ka. 10 platinum ang pinasok. Tama? So, guys, ano natin? Ang goal natin, mas marami, mas maganda. Okay? And then, sa member ng Team Blast, September 8. Tama? September 8 naman yung ating season sa Circle event. So, mas maganda, mas marami din tayo ma-invite. It's for us, yung mga ganong event. Hindi para yun sa team, hindi para sa company. Para sa atin yun, para mas mapabilis yung pag-network natin. Kasi, number one reason kung bakit lumalaki talaga ang MLM company, because sa mga events na nilo-launch nila. Okay? Kaya pag may mga event, huwag natin sayangin ang event. Kailangan talaga maghakot ka, mas marami, mas maganda. Lagi mo lang titingnan, ikaw, pababa. Okay? Kasi madami yan. Pero ang tanong, ilan yung sayo? So ngayon pa lang, i-track mo na, lagay mo sa papel, sino ba yung mga downlines ko na atin? Sino ba yung mga invites ko na atin? Diba? Pag nakita mo, lilima pa lang, huwag kang pumayag. Pag nakita mo, 10, pero alam mo sa sarili mo, kapasin mo 50, kaya mong ipasok, huwag mo limitan yung sarili mo. Tama? I-exit mo yung limits mo. Okay? So yun lang po, and to God be the glory, have a good night, and God bless us all. Picture na lang pala tayo, lahat. Ayan, sa lahat na lang, ano, B-sign. Kita ba lang?